So, what's up guys? Ayan, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please do like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko na i-upload araw-araw. So ayan, meron naman tayong panonoorin at re-reactionan itong version ni Iskastakli ng Lilim. Ayan. Kasi ang alam natin, si Iskastakli ang mga kinakanta niya more on emotion, stress, then yung mga kantang pang makamundo. Ngayon, nakakagulat lang na biglang kambyo si Iskastakli. Eto na ba yung simula ng kanyang pagbabago ng kanyang buhay? Ayan, samahan nyo ako at bibigyan natin hustisya yung ginawa niyang version ng Lilim. Let's go. God, ikaw na bahala. Sana makanta ko to ng perfect. Yan. Unang-una, gulat din ako kasi hiningi niya talaga yung mag-strength na magawa niya yung kanta or maikanta niya ng maayos yung kanta. Hiningi niya kay Lord yung power na ilalabas kung ano man yung kalalabasan ng etong version niyang Lilim. Kagandaan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo'y sa... Nakakilabot. Kasi yung nakakilabot lang kasi yan na kanta na Lilim is para kay God talaga. Yung parang tinatanong kay Lord kung ano ba ako, bakit ako ganito, may mga lihim na hindi ko mabago, parang ganun. Parang ito yung naging way ni Iskastakli, kumbaga mag-step up, kumbaga may bago niya yung kanyang sarili. Kay Lord kasi sa kanya lang talaga matatagpuan. Kaya tamang-tama yung kumbaga panahon na nakaisip si Iskastakli na kantahin itong Lilim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Ayun, kumbaga napuputol siya kasi siyempre kasi pag nagkakumanta tayo kahit yung mga ka-Christian natin dyan, yung mga ka-believers natin dyan, pag kumakanta tayo talagang kinikilabutan tayo parang may espiritu na
biglang yumayakap sa'yo. Ganun yung feeling pag kumakanta ka ng para sa Diyos. Sa'yo lamang, sana yan ang nabanggit ni Skastagli na sa'yo lamang Lord kung matatagpuan ang happiness at fulfillment. Sana ito na nga yung pagbabago or pag-step up ni Skastagli na makakarinig pa tayo ng mga iba-ibang rendition ng mga worship song. Yon. At kumbaga goods na goods. Pasabay ako eh. Pasabay ako tayo sabay pang inaano tayo ng kumbaga ginigirabuhan na magano ang tawag doon sa Tagalog. Basta yun na yun. Ito nga pala nga itong video na to ay yung live niya. Kumbaga raw footage to na wala pang mga visual effects sa boses or kumbaga hindi niya pa ini-edit. Kumbaga raw mismo na mapapakinggan niyo yung boses na natural na galing sa kanyang espiritu at puso. Yun. Salud lang kay Kes Kastakli kasi kumbaga nagagawa niya ng magbago.
sa pagkakanyang pagkakadapa at pagkakamali. Alam naman natin si Scott Stockley, yung boses niya talagang nagja-jive kahit anong rendition. Kumbaga nagagawa niya ng wavy na tono at naibabagay niya yung kanyang rendition din. Kung saan siya, yung timbre ng boses niya, nandun, solid. God bless you. Mahal na mahal ko kayo. Yun na. At binati niya pa na God bless us all. At sinabi niya nga sa kanyang followers at nakikinig ng kanyang kanta, mahal na mahal po kayo ni Scott Stockley. Ay, kumbaga nakakilabot na isang rapper nakakanta ng worship song, di ba? Ayan, kung nagustuhan niyo tong reaction video natin, huwag kakalimutan i-like, share and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko na i-upload araw-araw at sana mayroon pang mga susunod na ganito na gagawin si Scott Stockley. Maraming salamat. Peace out.